gagawa ko ng video paano tanggalin yung bulb ng bagong Ninja Pro at yung pag kabit ng o-ring dito sa pusher. Tanggalin muna natin yung trigger. So, buksan din natin yung sa bulb na part. Itong maliit na screw, logan natin yan. Luwagan natin to. Kasi ito yung nag-lock sa bulb. Itong nasa loob, gamitan natin yan ng flat screw. Luwagan natin yan. Pwede rin tanggalin na lang. Pwede rin siya tanggalin na lang. Hindi na luwagan. Para lumabas yung screen. Maluwag na siya, matanggal na yan eh. Tanggal na yung housing. Okay. Naiwan yung plastic na bulb eh. Pero ang gagawin nyo dyan, i-push nyo lang dito sa part ng hammer side. I-push natin yan bulb gamit ng rod na pwede makapasok doon sa bulb. Ito yung ginagamit ko kadalasan eh, yung ito siya oh. Ito yung bagong bulb ng Ninja. Ito na yung bagong bulb ng Ninja. Meron na siya lang housing. Bagong bulb design ng Ninja. Ano yun?
kung paano to siya ibalik, ganito lang ah. Pagbalik nito, wag mo muna ito higpitan, ito. Wag mo higpitan. Para yung o-ring hindi siya hindi sasayad yung o-ring doon sa wall na mag-cause na titigas yung pagbalik nito eh na hindi mak. So ganito lang ah. Itong may butas na to, ito yung pataas. Dito transpara sa transfer port. So kailangan na i-align mo talaga siya bago i-align talaga siya bago ipasok. So ipasok natin 'yan, naka-align pataas. So, push mo lang i-push. Push ng kahit anong bagay. Ganyan. So ando na, okay na siya. Pero tingnan pa rin natin kung naka-align ba siya. Tanggalin lang natin itong seat screw kasi mayroon naman marker doon sa para dito eh, para sa lock. So makita natin diyan kung tumapat ba yung sa seat screw yung marker, kung sakto ba. Kung sakto siya, pwede na natin yan ilock. Pwede na natin ilock. Pero siguraduhin nyo na doon talaga sa dulo umabot yung bulb. So, pag nalock mo na yan, itong part ng screw, higpitan mo na yan. Higpitan mo na yan para yung o-ring mag-expand na para hindi na siya sisingaw. Ganyan. Okay na yan. So, balik natin itong takip ng bag. Ngayon naman tuturo ko sa iyo kung paano yung pagkabit ng o-ring dito sa pusher. So kailangan tanggalin talaga muna natin itong timbol ang tawag dito eh. Tanggalin natin itong timbol. So, tanggalin muna natin itong pilot tray. Tapos, tanggalin natin itong timbol. Ganito yung pagtanggal ng timbol. Hindi mo kasi siya mapush doon eh. Mahirapan ka mag-push kasi may o-ring yan dyan eh. So ang kailangan pabalik mo yung push dito. Yan. Pag lumabas na itong timbol, tanggalin muna natin yung o-ring. Tanggal o-ring muna. Tanggal na yung o-ring. So, luha natin to para mahulog lang yan timbol eh dito eh. Ayan. Tatanggal na yung timbol. So, madali na yung pagpalit ng o-ring.
Lagay mo lang yung o-ring dyan. Kuha ka lang. Basta yung o-ring dito is 5mm yung 6mm yung inside. Or kung meron kayong 5.5, pwede na yun eh. So, ganun lang. So, pagbalik naman ito, ganun rin ay. Huwag mo muna lagyan ng o-ring. Hulog mo lang. Dito ka na maglagay ng o-ring sa gitna. Pag napasok na yan eh. Ayan. So, hanapin mo lang yung marker para sa lock dito. Ito yung marker. Kailangan nasa baba rin yung itong butas sa transfer port yan eh. So, ganyan. I-align mo lang. Push mo. Ganyan. Mo ng tools para ma-push lang, okay? So pag sumobra, push mo lang dito ng kaunti, ganyan, push mo lang. Okay, tingnan mo rin kung align ba yung butas sa nut, sakto ba, naka-align ba, saka mo siya higpitan. So, balik na natin yung mga parts niya. Spring. Trigger.